Good day mga boss. Yan, Ninja Rat po ito. So, ang ganda ng MXI na hawak ko dito ngayon. Ito. 2017 model, yung kay Boss Mark. Yan, Boss Mark. Yan, shout out. Yan. So, ang ganda ng panggilid niya, no? So, sa kanya kasi medyo may extrang ano siya, extrang kupit sa asawa eh. So, naka-straight MTRT siya sa CVT niya. So ngayon, magpapalit kami ng gearing kasi yung set ng makina niya, yung bore niya, is naka 59 na siya na MTRT. So sabi niya, medyo masyado malakas yung arangkada. So babawasan namin yung arangkada ngayon. So may nakuha siyang online na nagbebenta ng gearing, nakakuha siya ng 1441. So ang stock kasi ng gearing ng MXI natin is 1245. So ngayon, bibilangin natin kung ilang ikot ang magagawa ng bell sa ilang ikot ang gagawin ng bell para mapaikot niya ang gulong. Ano? So kasi ganito yung boss, ano. Sa ating CVT kasi meron tayong primary pulley, ito. Ano laman 'yan? Pulley, drive face, bola, backplate. So kahit sabi ko sa inyo noon, wala sa primary pulley ang pinaka-importanting parts ng makina na natin. Nandito lahat siya sa secondary pulley. So, ano laman ang secondary pulley? Andyan po yung bell, lining, torque drive, mga spring, tapos yung gearing. So, kaya dyan ho kayo lagi magtututok. Hindi ho yung puro bola-bola, ano magandang bola, anong bolang ganyan-ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po pare-pareho ang kondisyon ng makina natin. Ano po? Hindi ho pa pwede yung kung maganda sa iyo yung bola na ganito, sa akin gaganda rin. Hindi po ganun yun. So, binabase po lahat yan sa laman ng CVT, sa laki ng gulong, sa laki ng bore, sa bigat ng rider at yung angkas. Ano po? So, ganito po. Si Boss Mark kasi naka 59, so naka big bore na siya. So, malakas yung arangkada. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng gearing. So, ikakabit natin kay Boss Mark is 1441. Kaya ngayon, bibilangin namin kung ilang ikot ng bell ang magagawa niya para mapaikot mo ang isang full rotation ng gulong natin. So, yan. So, pansamantala, kasi syempre bago. Kasi ito usually kapag pente lang ginagamit ko eh. Kaya lang, yayamanin si Boss Mark eh. Ayoko namang babuhin yung motor niya. So, naglagay tayo ng masking tape dito, panantos natin, pananda. Ayan. Tapos sa ilalim sa gulong din, pananda, pananda. So, para makita natin kung ilang rotation, bibilangin natin siya ngayon, mga boss. Kailangan ayusin ko muna. So, yun. So, ito, samahan nyo ako magbilang, mga bata. Ayan, ikutin mo natin, ha. So, isa. Dalawa. Tatlo. Apat, lima, anim, pito, walo, siyam, okay, yun. So, nangyari, pantay na rito. Pantay na rito yung sa marka rito. So, hindi siya pumantay dito. So, ibig sabihin nasa 9.8 kasi konti na lang eh, no. So, ang 0.5 kasi natin dito na eh, no. So, estimate ko siguro mga nasa 9.8 ganun. So, yun yung sa stock, yung bilang ng ikot ng stock. So, ngayon ang gagawin ko mga boss, isasalpa ko tong 1441. Bibilang pag nasalpa ko na, saka namin bibilangin uli kung ilang rotation ilang ikot ng bell bago mapaikot ang isang full rotation ng gulong. So ayun mga boss, so ba't nga ba natin ginagawa to? So ginagawa natin to para additional top speed. Kung naka big bore kayo, yan, pwede kayo maglaro ng gearings. Pero ang gearings po, may binabagayan din po yan. Hindi porke naka 1441 si Boss Mark, 1441 na rin pong ilalagay nyo sa inyo. Kaya po nasabi ko sa inyo, hindi po tayo pare-parehas ng makina. So ngayon, kung naka-stack naman po kayo na bore, naka-super stack kayo, kaya nga diba noon nasabi ko sa inyo,
ang maya advice ko at maya suggest ko sa inyo is 13T ng MTRT. So 13 ang ikot nito. So mangyayari kasi niyan, boss. Ito example lang, boss, ano, kasi wala akong stock na gearing nandun pa. So ito, papalitan natin yung ganito niya. Ito pala. Ito. Papalitan natin to ng 13 kasi to ang ikot lang nito, ang bilang lang nito is 12. No, tapos yung malaki dito sa loob, yung ganito kalaki, nasa 45 yung stock. So ngayon, papalitan lang natin siya ng 13T, tapos yung malaki, stock pa rin. So mangyayari, 13.45. So ang ikot noon is nasa siguro saktong 9. Saktong 9 na ikot ng bell sa full rotation ng gulong. Ano po? So siguro mga 9 point something, ganun. So hindi naman po kasi may computation po rin. Next ko na lang po ituturo sa iyo kung paano computing yun. So ngayon, yung ano lang muna tayo, yung mga basic muna. Kasi hindi ko naman motor to eh. So na medyo nagmamadali si Boss Mike. So yung motor ko na lang, sa motor ko na lang sa inyo, i-explain kung paano mag-compute nun. Ano po. So yung mga boss, so ganito na, nakita nyo na naman, siguro mga nasa 9.8 yung stock. So babaklasin ko muna para maikabit na namin. Pause ko muna. So yung mga boss, balik tayo. So ayan. So nakabit ko na yung 14.41 nagiging. Tinanggal na natin yung stock na 12.45. So andun na yung marker natin sa bells. Andun na yung marker natin sa gulong. So bilangin na natin kung ilang rotation, ilang ikot ng bell sa para ma-full rotate niya ang isang gulong. So bilangin natin, ha. Seryosohin na natin 'to. 1 2 3 4 5 6 7 7 yun. So ayusin ko lang yung tripod, tanggalin ko na nga muna, hindi lang boss, ha, huwag natin post to, dire-diretso na. So yun, so okay na. So ngayon nasa 7 ikot and nasa na ba yung marker natin, to ang marker natin sa, so na yun, ha, kita nyo ba? So siguro nasa 7.6. So mas mababa. So ang ibig sabihin nun, mas mabilis umikot ang gulong kaysa ron sa stock kanina na ilan yung stock na ano? 9 8. Ah, ano? Ilang rotation? 9.8. So kanina 9.8. So ngayon is ilan na ngayon? 7.6. So malaking diferensya 'yon. Malaki ng binaba niya. So expect nyo na sa pagka ganung kalaki, malaking pagbabago sa arangkada. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko ina-advise 'to sa naka-stock na makina, stock na bore. Talagang wala akong itatakbo ang motor nyo. 'Yun. So 'yun po. Eh, kay Mike kasi naka racing ECU siya, A-Racer 59, tapos pati headworks, tapos CVT ng MTRT. So kaya nag-try siya ngayon mag 1441. So sa top speed nito, so siguro magpo-post na lang si Boss Mike kung anong top speed niya sa YouTube account natin. At testingin pa namin eh. So yun, so hopefully sana maging successful tong nilagay natin dito. So yun mga boss, ha, puputulin ko na muna kayo. So may gagawin pa akong isang motor eh. Yung kay Boss Mark din, nag-aantay na eh. So medyo nagmamadali na tayo, kaya putulin ko muna to, part 1 na muna to. Yung part 2, antayin nyo na lang po sa motor ko na lang. Okay po, ride safe!